Ayan. Itong ECU. Lake 150. Ito yung original. Ito yung bago. Tapos bago. Kasi yung sinalpa ka ng bago, sira din. So, wiring. Ayan, wiring na naman. Ngayon, ang problema, kailangan nating i-register yung ECU sa computer box. Sa ECU, ang problema, hindi siya marireed kasi kailangan i-register. Ngayon, gagawin natin, susubukan natin off yung ECU o yung datang na immobilizer. Ipoprogram natin. Titignan natin kahit hindi palitan ng ECU o immobilizer, kapapagana pa rin ng dating remote tsaka dating immobilizer. Ngayon, te-testing natin. Tingnan natin kung maririn. Tingnan natin sa ECU. Ayan, open. Ngayon, try natin i-off yung disable yung immobilizer. Limited. Ayan natin baguhin. Bukan natin yung flash. Tingnan natin kung ma-off. Okay, balikan namin kayo mamaya pag natapos na yung process. Popping off and hit your ass, dropping all your shit. Yeah, I promise this, I got promises. You ain't stopping this, cross my shit. You'll be knocked unconscious, bitch. That's the consequence, I got this. I will not quit, man, I'm on it. Honest, I'm gonna launch quick, then I'm gone. It's just a matter of time before I'm over the climb and moving under my prime. Just quit my 9 to 5, I'm rocking. If they want game. Tapos na yung program. Ngayon, testing natin kung gagana na sa unit niya yung bagong ECU kahit hindi pinapalitan yung ECU. Ito yung sa immobilizer tsaka yung remote. Kasi magbabuzzer siya eh pagka puro continuous buzzer pagka sinalpakan mo ng bagong ECU kahit hindi nare-ready. Ngayon subukan natin. Dalawang ECU na nakasiyot dito eh. Dahil sa wiring, lagi bumuputok yung 25 ampere. Ito rin yung bago. Lumang ECU tsaka lumang remote. Yun oh. Yun oh.
all good. Gustong magpa-recover, kung magpalagay ng bagong ECU na hindi pinapalitan yung remote tsaka yung immobilizer, dito lang yan sa Master Lodi Works. Peace!